Hi guys, it's Online Rocky Tero again. And kumusta po at isang mapagpalang araw po muli no, sa ating lahat. And for this video guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung aking malungkot, no? As in malungkot talaga or nakakapanghinayang na experience sa cryptocurrencies. Kaya nga ang title ko guys, no, I hate crypto, I hate cryptocurrencies. And not in a sense guys, no, na parang tatalikuran ko na si crypto or hindi na ako mag-crypto kasi hindi na mangyayari yun guys, no, lalong-lalo na kino-content natin cryptocurrencies madalas. And then syempre dito rin tayo kumita. Nakakaasar lang, no, nakakaasar, nakakalungkot, ewan ko, halong-halong emotion guys, no, kasi yung experience ko lalong-lalo na ngayon, no, or kahit yung mga nakaraan pa, yung ay nga yung nung binenta ko, saka naman tumaas yung presyo. Nung bumili ako, saka naman bumaba yung presyo ng cryptocurrencies. I don't know guys, no, kung nakaka-relate kayo, no, pero madalas kasi ganito eh. Kung kailan mo binenta, kasi akala mo, ayun nga, hindi natataas, saka naman sumuburan tumaas ngayon. Kung kailan ka naman bumili, kasi akala mo dip na, saka naman bumagsak ng sobra. And I don't know if familiar kayo, no, kay Luna Coin or Luna Token ngayon, na grabing bagsak nga, no, bumagsak siya ng sobra. So, yun nga, naasar ako guys kasi bumili ako ng 40,000 pesos, no, na Luna. Actually, last day pa yon. And then, from 40,000, nag-120,000 na siya. So, nangyari, hold ko siya. Siyempre, ayoko ibenta kasi gusto ko tumaas pa ng sobra. So, nangyari guys, no, dahil hindi ko siya binenta, nangyari, bumagsak naman lalo yung presyo. Kaya, from 40,000, nag-120,000, bigla ngayon guys, piso na lang ang value niya. So, siyempre, parang, grabe, no, from 40, 120, ngayon piso na lang. So, nakakalungkot guys. And, ayun nga, bumili ako uli. So, nangyari, naging zero uli. Kasi tuloy-tuloy ang pagbagsak ni Luna. Grabe guys. No? If you will check guys yung price chart niya, grabe, tuloy-tuloy yung bagsak niya. So, kahapon naman, last pera, I mean, meron pa naman ako extra, bumili ako uli ng Luna kasi akala ko dip na. As in, dip na talaga actually yung nangyari kahapon. So, nakabili ako worth 17 million na Luna token. So, hinold ko siya. Gusto ko siyang i-hold actually guys. So, 2,000 pesos lang yun nung nabili ko guys. Ha? From 2,000 pesos lang yun. And then, gusto ko talaga siyang i-hold actually, guys. Kaso, ay nga, tumaas bigla. So, from 2,000, naging 40,000 pesos. So, syempre, sino ba naman hindi magbabenta niyan? Pero, syempre, parang gusto ko pa rin siya i-hold. Ayun lang, napabenta ako. So, ay nga, nakuha ko yung 40,000 pesos. So, anong nangyari? Akala ko, wala na. Eh, biglang bumalik si Luna, guys. And then, ngayon, if you will check, guys, si Luna token, if yung 17 million in-hold ko, nasa 500,000 pesos na sana ngayon. Grabe, guys. Grabe yung panghinayang ko. And, grabe, nakakalungkot, guys. Actually, hindi lang naman kay Luna. Sa mga ibang token pa na experience ko, bumili ako ng 20,000, biglang nag 180,000. Tapos, kasi gusto kong i-hold, anong nangyari guys, na bumagsak lalo. So, from 20,000, 180,000, ang na-withdraw ko 5,000 pesos na lang. So, ganun po, no? Ganun ang nangyayari sa cryptocurrencies. And, ayun nga, so, tama talaga yung ibang mga advice na kapag ganun ang sitwasyon, no? Benta lang kalahati, tapos itira yung kalahati, no? Kasi baka tumaas pa. So, or hold talaga, no, bahala na, do or die, mga ganun. Pero, ewan ko guys, no, siguro hindi lang talaga para sa akin, no, hindi lang talaga para sa akin. Hindi lang talaga will ng Lord, no, hindi pa will ng Lord para sa akin. Kasi, yun talaga. Kasi, meron na iba guys, no, ayun nga, kumikita. Actually, ngayon guys, no, marami pong kumita kay Luna ngayon. Congratulations, lalong-lalo na yung mga nakasabay, no. Nung nag-post ako kay Luna, congrats, sana naman, no, pambo naman kayo. Pero, ayun nga guys, no, gusto ko lang kayong maging mulat din sa cryptocurrencies. So, that's crypto, no, pwede ka talaga malugi dyan. Kasi volatile ang presyo niyan and very risky, pero pwede ka rin kumita na malaki dyan. Kaya, ayun nga guys, no, paalala yung lagi na invest only what you can afford to lose. So, yung kaya mong mawala, no, pwede mo siyang pabayaan. Ako kasi parang nalugi kasi ako eh, natalo ako kasi na worth, malaki kasi natalo. So, yung parang makita ko na from 2,000 nag 40,000. So, anong nangyari? Pinull out ko siya agad. Which is sana nakabawi sana ngayon, no? Sobra pa. Pero hindi nangyari kasi, ayun nga guys, no? So, basta, the will na Lord, no? The will na Lord para sa akin. And that's okay for me, no? Kasi, hindi pa ngayon. Maybe in the future, no? And, yun lang, no? Once in a million lang kasi mangyari yun, eh. Once in a lifetime, yung ganong sitwasyon ni Luna kahapon, eh. Pero anyway guys, no, hopefully no na nagigets niyo ako. Sa mga bago ay ayun nga, no, hindi ko kayo dinidiscourage sa cryptocurrencies. Basta lang DIYR tayo, do your own research lagi and talagang pwedeng kumita na malaki kay crypto. No, and nangyari na sa akin yan actually guys, no. And ayun nga lang hindi siya na ulit ngayon. So anyway, okay lang. So, yun lang guys, no, and sabi ko nga hindi para i-discourage kayo, no. Gusto ko lang i-share sa inyo kwento yung nangyari sa akin na nakakainis talaga. Sobrang nakakainis guys. So,
Yun lang, no? Maraming salamat po and sa mga nanonood siyan. And God bless po sa ating lahat.